Okay na? So ituloy na natin ang ating discussion sa itemized deductions. And today, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa bad debts. At magsimula tayo sa kanyang textbook definition. Bad debts are debts resulting from the worthlessness or uncollectibility in whole or in part of amounts due the taxpayer by others arising from money lent or uncollectible amounts of income from sale of goods or services rendered. Meron talagang mga pagkakataon na ang pinahiram mong pera, paninda o serbisyo ay hindi na mababayaran. Kaya nga ito'y naging masama. Bad debts. Meaning, yung kolektahin mo ngayon ay worthless na or uncollectible. Nangyayari talaga yan normally sa negosyo. That's why yung mga ganyang scenario, yung bad debts can be claimed as a deduction. Okay? Ngayon, diretso na nating pag-uusapan ano ba yung mga requisites para itong bad debts expense ay ma-claim as a deduction. Merong lima. Una, there must be an existing indebtedness due to the taxpayer which must be valid and legally demandable. That is common sense. Dapat meron talagang indebtedness na existing. Meron ka talagang kolektahin na ngayon ay hindi mo na magawa. Kaya nga naging bad debts. Meaning, kung walang receivable, kung walang indebtedness, natural, wala ding mangyayaring bad debts. Kaya importante talaga muna na merong base, merong indebtedness. Dagdagan pa natin na ang sabi dito, valid and legally demandable. Kasi may mga sitwasyon na yung mismong kolektahin mo ay nag-prescribe na. Ano nga ulit ang ibig sabihin ng prescription? Kasi sa law, meron lang specific period of time kung saan pwede mong makolekta yung isang uri ng pagkakautang. Kasi halimbawa, si debtor at si creditor ay wala ng transaction for a long period of time. Nawawala ng visa yung kanilang agreement. Nagpi-prescribe siya. Therefore, hindi mo na siya makokolekta legally even if, okay, meron talagang original na utangan na nangyari noong una. So again and again, okay, simple lang po yung number one, dapat talaga merong existing indebtedness na hindi pa nagpi-prescribe, it is valid and legally demandable. So common sense lang po yun. Let's move on with number two. The debt must be connected with the profession, trade, or business of the taxpayer. That is also a true to all allowable deductions. Di ba nga ang sabi natin, ang deductions ay maaari lamang maklaim ng isang negosyo or yung nagpa-practice ng profession. So same goes true with this. Kung sakaling yung receivable, yung indebtedness na naging bad, ay related lamang sa mga to, dun lang siya makokolekta. I mean, halimbawa, yung negosyante, si taxpayer, meron din siyang mga personal na pautang na ngayon hindi na makokolekta. Can that be claimed as a deduction? The answer is no. Because again and again, the bad debts must be connected with the profession, trade, or business. Okay? Number three, the debt must not be sustained in a transaction entered into between related parties enumerated under Section 36B of the Tax Code. Meaning, yung utangan na nangyari ay hindi na magitan sa magkakilala or I mean related party enumerated in Section 36B. Kasi ang gusto ng taxation, ng gobyerno natin, dapat naman talaga legitimate yung isang transaksyon na hindi mo ginawa sa related party mo. Kasi maaaring ikaw din yun. Halimbawa, yung negosyo, pinautang yung isa pang negosyo, pero ang totoo, iisang tao ang may-ari. They are related. And then sasabihin, kunwari, itong pangalawang negosyo, hindi na daw makakapagbayad. So therefore, bad debts na siya sa point of view ni Company A nung isang negosyo. So hindi pa pwede yun, di ba? Kasi related party. Maaari din naman dahil halimbawang siya isang major shareholder or asawa niya or let's say anak niya. Ang punto, bawal po na ma-claim as a deduction kung sakaling yung transaction is between related parties. Kung ano man yung mga yun, kung ano yung mga bahagi or component ng related parties, maaari natin tingnan, okay, maaari natin tingnan sa Section 34, 36B of the Tax Code. Okay?
Tapusin na natin. Number 4, the debt must be actually be ascertained to be worthless and uncollectible as of the end of the taxable year. Ito yung importante dito sa requisites talaga. Ito yung dahilan kung bakit magkaiba ang treatment ng taxation at ng accounting sa bad debts. I mean, ganito po yun. Kinakailangan talaga na totoo na hindi na makukolekta yung pagkakautang. Hindi sapat yung tipong sa tansya mo lang, na feeling mo lang, okay? Hindi sapat yung tipong nahihirapan ka lang mangolekta, that's why sinasabi mo na bad debts na siya. Kinakailangan talaga mayroong patunay na talagang hindi na siya makakapagbayad, worthless na. Again, ano po yung binabanggit natin? Sa accounting kasi, mayroong tinatawag na allowance for doubtful accounts. Kung naalala niyo po yun, yung tipong kung feeling pa lang natin na hindi na siya makakapagbayad kasi siya ay nahihirapan or sa ating historical trend, nangyayari talaga yun, nag-iseset tayo ng allowance. Okay? Hindi pa yung sigurado. Sa taxation, walang ganun. Ayaw nila nun. Kinakailangan talaga, okay? We must actually be ascertained that it is worthless and uncollectible. Totoong hindi na talaga makakapagbayad. Halimbawa, namatay na talaga. Or let's say, nagtago na, hindi na talaga makita. Or let's say, nagpa-file na ng bankruptcy yung pinautang mo. And then the bankruptcy is under proceedings, which probably, okay, mapapatunayan talaga na yung pinautang mo is bankrupt na talaga. Oh, therefore, yun lang yung mga sitwasyon na talagang worthless na, hindi na makiklaim yung ano, yung receivable na yun. That's why, pwede mo na siyang ma-deduct. Diba? Kasi nga, bad debts na siya. So again and again po, ano, okay? Hindi sapat na nahihirapan ka lang na mangolekta para maklaim as that as a deduction, but rather, kailangan talaga, you must ascertain that. Wherein, mahirap yung gawin in actual practice. Okay? Kasi nga, paano mo naman talaga masasabi na yung isang tao hindi na magbabayad or wala nang kakayahan? Okay? Mahirap po yun. Okay? So therefore, kailangan talaga ng mga ebidensya. Pero kung sakaling nahihirapan na, maaaring tanungin ang commissioner ng BIR kung talagang yung isang specific na scenario ay talagang worthless na yung receivable. I mean, sila ang nagdedesisyon, yung pinakang final decision, yung commissioner para masabi na worthless na talaga yung isang receivable. Okay? Pero mahirap po yun talaga sa actual, ano? So last one is, the debt must be actually charged off the books of accounts of the taxpayer as of the end of the taxable year. Meaning, na record na talaga sa libro ni taxpayer, ginawa na ng entry yung pag-write-off nung receivable, nung bad debts, na record na talaga siya. Di ba nga, meron namang books of account na ginagamit si taxpayer. Okay? Kung sakaling sa tingin nila, ayun talaga ay worthless na dun sa kanilang mga ebidensyang nakuha, therefore, they must do it in their books. Kailangan nagkaroon sila ng entry sa write-off para maklaim siya as a deduction. Kung sakaling wala pa ding entry, hindi mo pa makiklaim siya as a deduction kasi natural, dapat mauuna ka. Okay? So, I believe yun na po yung mga requisites. Provided, nangyari itong mga to. Okay? Therefore, makiklaim yung isang bad debts as an allowable deductions. Okay? Nagdagan pa natin ng isa. Paano kung sakaling ganito yung scenario? Meron kang pinautang before, akala mo hindi magbabayan. Okay? Meron ng mga ebidensya, therefore na write-off siya. Na-claim mo as a deduction. Pero paglipas ng panahon, biglang nagbayad. Meaning, there is a recovery of bad debts previously written off. Yung akala mong wala ng pag-asa, meron pa pala. Na-collecta mo bigla. Ang tanong ngayon ay ganito. Dahil yan ay pagpasok ng resources sa'yo, taxpayer, dahil nakakolekta ka, will that be taxable? The answer is, it depends. Kung sakaling yung pag-write-off mo dati, yung bad debts mo dati ay deductible, okay? Kung sakaling ma-recover siya, it will be taxable. Di ba nararapat lang naman talaga na ganun? Kasi dati nung na-write-off mo, bumaba ang taxable income, bumaba tuloy ang babayaran mo na tax. Okay? Nung nakolekta mo naman pala. So therefore, nung moment na makolekta mo, dapat pataasin mo naman ang income mo.
para tumaas din yung tax na babayaran mo. Yun yung tinatawag na tax benefit rule. Kung sakaling dating deductible at na-recover, therefore, this time it will be taxable. Okay? Same goes true. Kung sakaling dati na yung bad debts na yun ay hindi na-claim as a deduction, kung sakaling ma-recover siya, therefore, hindi din siya magiging taxable. Kasi nga, dapat naka-align. Ano pong example? Kunwari, yung worthless na yon, yung bad debts na yon is ano, related party transactions. Therefore, you cannot claim that as a deduction. Ngayon, na-recover mo. Hindi naman kasi sinabing ikaw talaga yun eh. But rather, related lang sa'yo. Ayaw ng taxation ng related sa'yo. Okay? Para ma-claim mo siya as a deduction. So, again and again. Okay? Kung sakaling nung nagkaroon talaga ng bad debts, hindi mo na-claim as a deduction, nung na-recover mo siya, hindi din siya magiging taxable. Okay? Hindi po mahirap, hindi po komplikado ang deduction na bad debts. So, dapat lang familiar ka dito sa limang to. I believe those are simple. So, therefore, tatapusin na po natin ang ating discussion. Kung sakaling kang merong natutunan, pwede mo pong i-like itong ating video. Pero kung gusto mo pang mas may matutunan, nandito pa yung maraming mga discussion patungkol sa IPMS deductions, maaari mong mapanood. So, yun lamang at maraming salamat.